hits eh. Pero nilulunok mo yon dahil nasa harapan mo yung pagsubok na sino maglalagay ng pagkain sa lamesa? Ito. Paano yung gamot pag na may nagkasakit? Paano yung mag-aaral? Paano ang buhay? Hindi naman puro love, hindi naman puro physical touch, hindi naman puro, 'di ba? May kalam na sikmura. May sikmurang kumakalam na sa puntong 'yon, mas pakiwari nila ay mas mahalagang masolusyunan 'tong pagkalam ng sikmura kaysa dun sa kawalan ng katabi sa gabi. Kawalan ng mayayakap. Mahalaga yun ha, yung katabi sa gabi at mayayakap, mahalaga yun. Pero madami sa atin nilulunok yun para unahin yung pangangailangan na mapunan yung sikmurang kumakalam. Sacrifice. Mahirap talaga. Kaya, saludo sa mga nagtitiis. Yeah. Pero, at saludo rin sa mga nakakaunawa ng pagtitiis. Correct. Diba? Minsan, it's not your choice to be the breadwinner. But there is no choice. You have to take that challenge to be a breadwinner for your family, your loved ones, to survive. Lahat tayo nakikipaglaban para makaraos. So yun, mahirap para sa inyo. Pero ikaw din, pareho kayo mahihirapan. Meron kang pangarap. Meron kang pangangailangan din sa damdamin, sa puso, sa katawan, di ba? May kanya-kanya tayong pangangailangan at kailangan natin i-acknowledge yan. But then again, ano man ang rason, still, ghosting is not a fair action. Na-re-realize mo ba yun? Na parang, valid naman, masakit, malungkot, pero hindi patas na bigla ka na lang nawala din sa kanya nang walang paalam o anumang salita. Tapos bumalik ka din eh, di ba? So, hindi ka pala ng ghost, ng zombie ka. Ah, zombie yun. Zombie. Ghosting kasi yung bigla ka na lang nawala. Nawala. Namatay ka na, nawala ka na. Hindi niya na alam kung saan ka napunta, kung sa purgatorio, sa impyerno o sa langit. Pero yung ghosting, yung nawala ka, tapos bigla ka nabuhay ulit. Yeah. Na, eto ako ulit, game na ulit. Di ba ganun yung mga zombie na mamatay, tapos nabubuhay, namamatay, nabubuhay. Yung zombieing. Zombie pala yun. Hindi ko zombie. Alam yun, meron palang ganun. Oo, oh, baka nga may na zombie ka na, na hindi mo alam. Ay! Nasuka siyo. Patawarin nyo. Nakaisip siya. Pero yeah. Pero, how painful was it para sa'yo na aalis ka na nga eh, di ba? Tapos hindi mo pa, ang masakit diba yung araw na aalis ka, pero bago pa dumating yun, nawala na siya agad. Yun nga, napakasad kasi hindi pa naman nangyayari eh. Pero, pinangunahan na ba kumbaga yung mangyayari? Pero parang, pwede naman sanang pag-usapan, pero yun na nga, parang nahuntong na sa pagbe-break. Anong nangyari sa'yo noong mga panahon na yun? Nadurog ka? Nawasak ka? Parang munti ka na bang mawala ng ganang umalis? O kung ano? Nung para sa'yo, parang ginawa ko na po siyang motivation para mas ayusin ko yung sarili ko. Kasi kung baga, kahit kung mag-break kami, yung ginagawa ko naman para sa kung sa magiging family namin, kung magiging kami man, para naman sa kanya yun eh. Yung gagawin ko kung sasampa man ako. At sa akin ka nagagalit? Ako ba yung nag-ghost? Hindi, kinukwento niya lang sa'yo. Parang tinataasan niya ako unti-unti ng boss. Parang sinisisi niya na ako. Papaliwanag. Nandito nga ako para unawain siya para sa mga taong hindi nakaunawasak, tapos ako pa yung mali. Ikaw ba naman? Ikaw lagyan ng chichirya sa may paa. Doktora, nagpapaliwanag lang po siya. Pero buo pa din, ha? Pero ikaw ba, AJ, sa tingin mo, kung hindi siya nakapaghiwalay, tas umalis ka, kayo, pero after 3 months, siya nagsabi na, hiwalay na tayo. Mas gusto mo ba yun? O mas okay ba sa iyo? Ganda ng tanong. Ganda, ang galing. Grabe. No? Naisip niya yun. Tama. Tiro mo? Basta lagi mong tandaan. Pag masakit yung ngipin mo, hindi ka nalalabas. Lagi mo rin tandaan. Kukwento ko sa'yo mamaya. Wow, rin sabang kumakain tayo. Tabi tayo. Magtabi tayo. Mauunawain namin ang isa't isa. Talaga ba? Mato ka. Sige, paliwanag ko. Pagsabi niyo, lahat tayo gumano. Ang lalim ni Bung. Lalim ng ngipin. Ikaw, AJ. Mas gusto mo ba yun yung nandun ka tapos tsaka kayo naghiwalay o mas okay na yung nag-uwas ka bago umalis? Nauna na. Ah, pero wait, natuloy yung pag-alis mo. Minabalak po, naghantay na lang po para sumampa ulit.
Naka sumampa uli. Hoy, nakaka-Max, wag nang tapos. Pati tulak mo ko. Napaka-okay mo. Oh, sige, kampi kayo. Kailan ko kaya tinulak ka? Sabi niya, sabi niya kasi nag-aante na siya makasampa ulit. Pero pag... Di ba? Pag magbabarko kayo, nakaganon ba talaga kayo? Sumasampa ulit. Sampa talaga. Pag tumunog yung pag... No. Uy, humabol eh. Ganon ba talaga kayo? Paano ba't masampa? Tawag lang nila yun. Parang pupunta po ulit sa bar ko kasi parang akit. Oh, alam ko naman, yung joke. Papaliwanan tuloy si AJ. Explain lang niya. Pagsampa eh.